Magandang araw mga angels! Welcome to Angel Untold Stories. Tunghayan po natin ang 25 kabanata ng kwento ni Elise and Nate na may pamagat na My 13-Year-Old Wife. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pa-like and share po ng ating video. Pakiclick na din po ng subscribe button. Gayon din po ng bell button para palagi kayong updated sa parating ko pong upload. Tatlong araw ang lumipas. Tatlong araw na rin nasa bilangguan sina Gisela at Larry. Ibang kulungan naman ang napuntahan ni Nancy at sa mental na ito diniretso. Nasa hospital kami ngayon dahil na-admit ang lolo. Nagpapagaling na rin si Nate sa hindi naman ganoon kalala. Ipinatingin ko na rin ang aking dibdib sa isang espesyalista. Nagtamo kasi ng pasa ito dahil sa tama ng bala na sinalag ng cellphone na iniregalo sa akin ni Nate. Mabuti naman ang kalagayan naming mag-anak. Nasa stroller ang baby Giovanni nang magpunta kami sa silid ng lolo. Kaagad naman kaming sinalubong ng mami na may malaking pagkakangiti sa mga labi. Maaliwalas na ang mukha nito. Ibinigay naman ni Nate ang isang basket na puno ng mga prutas. Hindi nagtagal ay nagising na ang lolo at kaagad akong hinanap. Lumapit ako sa kanya at niyakap. "Kamusta ang pakiramdam nyo?" tanong ko dito. May ngiti naman sa mga labi niya at hinawakan ng pisngi ko. "Elise, apo," bungad nito. Nagkatinginan kaming lahat sa pagtataka. "Handa na akong makulong," sabi ng lolo. Gumuhit muli sa isip ko ang nalamang katotohanan na hindi naman itinatanggi ng lolo. Totoong ni-rape nito si Gisela, pero hindi totoo ang akusasyong pagpatay ng lolo. "Lolo, huwag kang mag-alala, hindi ka magtatagal sa kulungan." Determinado akong aksyonan ang kaso ng lolo. Mas malakas ang laban namin dahil nakumpirmang wala naman talaga itong pinatay na tao. Ilang araw pa ang lumipas at nagpadakip na ang lolo sa mga pulisya. Narito kami ni Nate sa labas ng mansyon at nagpapahangin. Kasama ko ang anak namin na hindi ko na maiwan-iwanan. Natatakot na akong magtiwala pang muli sa ibang mga tao. "Elise, pwede ba tayong mag-usap?" bungad ng mami. Nagkatingin na naman kaming dalawa ni Nate. "I'll take care of our son." At kinuha ni Nate sa stroller si Giovanni, tsaka ito umalis para makapag-usap kami ng mami. Nakangiti namang lumapit sa akin ng mami. "Mom?" takang tanong ko. "Anak, next month na ang birthday mo. Isang buwan na lang at nasa tamang edad ka na," masayang sabi nito. Napangiti naman ako, ngunit kalahati sa akin ay malungkot dahil hindi makakasama ang lolo. "Gusto kong ibigay sa iyo ang kwentas na to." Kinuha niya ang palad ko at inilapag ang magandang kwentas. "Regalo sa akin yan ng lolo mo nang tumuntong ako sa tamang edad," nakangiting sabi ng mami. Namangha ako sa ganda ng kwintas. May nakaukit pang mga bituin sa gitna ng pendant at napapalibutan ng diamond. "Gusto kong itago mo yan at ibigay sa mapapangasawa ni Giovanni," sabi ng mami. Napangiti naman ako nang isiping mag-aasawa na si Giovanni. "Malayo pa ang panahon, mami. Gusto ko munang mag-enjoy ang baby namin ni Nate," pagbiburo ko. Nagtawa na naman kaming dalawa ng mami dahil sa naiisip tungkol sa future ni Jovan. Ilang sandali lang ay tumawag ang katulong namin. Tumatakbo ito at hapong-hapong ibinigay ang telepono. Tawag yon mula kay Attorney Trinidad, ang kinuha kong abogado ng lolo. Kaagad na kinuha ng mami ang tawag at sinagot. Ilang minuto ang lumipas ay nakita ko ang pagpatak ng luha nito at ngiting walang paglagyan. Nagkatinginan kaming dalawa at niyakap ako ng mahigpit ng mami
pagkababa ng tawag. Elise, makakalaya na ang lolo mo. Naiiyak na sabi nito. Magandang balita yon para sa amin. Nakumpirma naman kasing nagkaroon ng relasyon sa pagitan ng lolo at ni Gisela at hindi maitatawag na rift ang nangyari. Napatunayan rin na pinatay mismo ni Gisela ang sariling asawa. Walang kasalanan ang lolo. Ginamit din ito si Larry para sa pagpapanggap. Walang katunayan ang lahat ng ibinibintang nito sa lolo. Paano ko rin masisisi ang lolo? Matagal na siyang biyudo at normal lang na makakilala siya ng bago. Pero hindi ko lang matanggap kung bakit kay Gisela pa. Halatang motibo nitong makuha ang yaman na mayroon ang lolo. Base sa mga binitiwan niyang salita at base na rin sa obserbasyon ng pulisya, ay malaking ang sinungaling ito. Ilang araw pa ang nagdaan. Suot ko ang pulang dress at nag-ayos ng kaunti. Abala naman ako sa susuotin ni Giovanni nang biglang bumukas ang pinto at iniluwa si Nate. Napangiti ako nang makita siya. Suot ang simpleng polo shirt na kulay asul at kupas na pantalon. "You look so beautiful," sabi nito at hinagkan ako sa aking balikat. Ibinaba niya ang strap ng pulang dress ko pero hininto ko siya. "Nate, no." Tinitigan ko ito at itinuro si Giovanni na nanonood lang. Kahit naman kasi wala pang namumuong pag-iisip ang bata, ay hindi ako komportable. "Gawin natin mamaya," nakangiti kong sabi. Gumanti naman ang ngiti sa akin ang asawa ko at maya-maya pa'y may kumatok na sa labas. "Elise, ready na ba kayo?" sabi ng mami yon. Nagkatawanan lang kami ni Nate dahil kung pinayagan kong may maganap sa amin ngayon, paniguradong parehas lang kaming mabibitin. Eksaktong alauna ng tanghali. Sinalubong namin ang pagbalik ng lolo. Malaki ang pagkakangiti nito at napaka-aliwalas ng mukha. Pumunta na kami sa isang pribadong restaurant para doon kumain ng tanghalian. Nagkakwentuhan, tawanan at iyakan sa lahat-lahat ng nangyari sa buhay namin. "Elise, napakarami na ng ininom mo. That's enough." Kinuha sa akin ni Nate ang hawak-hawak na champagne. Napangiti ako dito at nagsalita. "Opo, mister." Hindi naman ako lasing at alam ko ang ginagawa ko. Hindi rin ako pwedeng uminom ng sobrang dami dahil nagpapa-breastfed ako. Natapos ang kainan. Nagpaalam ang mama at lolo dahil may dadaanan pa sila. Nauna na kami ni Nate at Giovanni pauwi ng mansyon. "Pakiakyat naman sa kwarto si Giovanni," utos ko sa isang katulong nang kami makauwi na. Mahimbing na kasi ang tulog nito at magagabi na rin. Eksaktong 6:00 na kami nang nakauwi dahil napahaba ang usapan kanina. Napahilot naman ako sa aking sentido sa pagod na rin at puyat. Hinila ni Nate ang kamay ko papunta sa aming kwarto. Kakaiba ang titig na ipinukol nito sa akin. Sumunod naman ako sa kanya at umakyat kami. "You're tired? Let me help you to ease the stress you have." Pumasok kami sa aming master bedroom. Pagkasara pa lang ng pintoy, kaagad niya akong siniil ng halik. Napasandal ako sa pader nang ibuka niya ang kanang binti ko. Iniangat ito at minamasahay ang pangibabang parte ko. "Oh, Nate!" Ungol ko sa sarap ng ginagawa niya. He pinched my clit gently. Napasinghap ako sa kakaibang sarap ng ginagawa niya. For the past long months, ay hindi niya ito na ginagawa sa akin. Ibang-iba, ibang-iba ngayong gabi. "Wrap your legs around me, baby." Bulong nito at hinalikan ako sa aking tainga.
Sinunod ko ang gusto niya at inipit ang dalawang hita sa bewang nito. Hindi natatapos ang halikan hanggang sa maglakad ito at dahan-dahan akong inihiga sa kama. Napaungol ako nang bumalik ang halik sa liig ko at sinipsip ang balat. He's squeezing my thighs with pleasure. Damang-dama ko ang pagnanasa niya ngayong gabi. Kinagat niya ang strap ng damit ko at hinila ito pababa. I don't wear bra that time because I use a nipple tape to cover my crown. He is smirk while exploring the view, my naked body. Hinalikat niya akong muli at minasahe ang dalawang dibdib ko. Dahan-dahan nang bigla itong bumilis at humigpit ang pagkakakapit. Gigil na gigil siya. Pumaba ang mga halik nito sa aking dibdib. Napasinghap ako nang tanggalin niya gamit ang bibig, ang nipple tape na nakaharang sa aking korona. Nang magwagi ay walang sawa niya itong tinikman. Nate, para akong nababaliw. Ngayon ko lang muli naramdaman ang mainit at malambot niyang dila. He's now sucking my nipples and I can't help myself but to bite my lower lip. This is too much. He's pleasuring me so damn well. Hindi nagtagal at bumaba ang kanyang halik sa aking tiyan. Nakaramdam ako ng kuryente at kiliti nang pasadahan niya ng dila ito pababa. Dahan-dahan niyang tinanggal ang pangibaba ko at sinisid ang pag-aari ko. Ungol ako ng ungol. Naramdaman ko ang malambot niyang dila na nilalakbay ang gitna ko. He's licking my clit and sucking it so fucking good. Bigla siyang huminto at umakyat muli ng halik sa akin. Napahagat labi sa sarap ng ginagawa niya. He separate my legs and position himself between. Napahawak ako sa matigas niyang braso nang maramdaman ng unti-unting pagpasok ng kanyang sandata sa kaloob-looban ko. Napapikit ako sa sakit. Damn, it's so been so long. You're so tight, honey. Napangiti ako. Naalala kong ganito rin ang sinabi nito nang malasing ako sa kasal ng mag-asawang Villacorte. Akala ko pa nga'y nananaginip lang ako pero hindi. I'm going deeper. Bulong nito, saka muling umabante papasok sa loob ko. Oh! Napahiyaw ako. Ramdam na ramdam ko ang laki at kahabaan nito. Mabagal lang yon at maingat hanggang sa masanay akong muli sa pagpasok niya. Pastor, please! Ako na ang mismong nagmakaawa dito na bilisan. Gusto ko nang maramdaman ang buong siya. Gusto ko na muling mapasigaw sa saya kasama si Nate. Humigpit ang pagkakahawa ko sa kanyang likod nang gumalaw na ito ng mabilis. Pabilis ng pabilis at baon na baon sa akin. Hindi ko maiwasan ang hindi mapaungol. He's doing great. No, he's doing really fucking great. And I am so addicting of what he's doing to me. I heard his groaned, matigas at puno ng pagnanasa. Niyakap ko siya at nagpatuloy ito sa pagsayaw sa aking ibabaw. I'm gonna come, bulong nito sa akin. Come all inside me, honey, sabi ko. Napangisi siya dahil doon at ilang sandali pa ang lumipas at naramdaman ko na ang mainit na likidong pumuno sa kaloob-looban ko. We both tired. Napabagsak siya sa tabi ko at parehas kaming hinihingal. Kaagad niya akong hinila para pumatong sa kanya. Let's stay like this tonight. I want to feel your warm skin, sabi niya sa akin. Napangiti ako at hinagkan siya. I love you, Elise. I love you, Nate. At hinalikan ko siya at tumugon naman ito. I can't wait for our biggest day. Pumasok sa isipan ko ang proposal niya sa akin sa Barcelona. Napag-usapan namin na magpapakasal pagkatapos kong tumuntong sa tamang edad. Naalala mo pa? Naiiyak na sabi ko. Dahil sa dami ng problemang napagdaanan naming dalawa,
ay seryoso pa rin ito tungkol sa pagpapakasal namin sa simbahan. Of course, I remember. I'm serious about the wedding, Elise. I want to marry you. I want to see you walking the aisle and looking at me with the sweetest smile you have. Tumulo ang mga luha ko sa sinabi niya. Talagang seryoso si Nate na mapakasalan ako sa simbahan at ipagsigawan sa buong mundo ang pagpapakasal namin. I can't wait to be your Mrs. Salvatore again. At hinalikan ko siya at tinugon niya ito. Para akong lumulutang sa langit. Sino nga bang mag-aakala na matutupad din ang pinapangarap ko? Pangarap na mahalin at maikasal sa lalaking minamahal ko ng sobra. Lalaking unang inibig at magiging huling pag-ibig. Lalaking kinabaliwan ko ng sobra. Iniyakan ng sobra. Sa kanya ko naramdaman ang lahat. Kay Nate lang at wala ng iba. This is it! Excited ang mommy habang inaayos ang gown ko. Today is my special day. Kinakabahan ako na masaya. Nasa labas na ang mga bisita. Kompleto ang lahat maliban sa best friend ko na si Charlene. Ready? Tanong ng lolo at pumasok ito sa loob. Napatayo naman ako at sinalubong siya ng yakap. Yes, lolo. Kinakabahan din at the same time, sabi ko. This is your big day, Iha. And you really look stunning with that red long gown. Napangiti ako sa pagpuri sa akin ng lolo. Kasama naman ni Nate ang anak namin na si Jovan at nasa labas na ito. Gusto ko ring malaman ang magiging reaksyon niya kapag nakita niya na ako. Sige na, hihintayin ka namin sa labas. Masayang sabi ni Mami at lumabas na sila ng lolo. Tiningnan ko muli ang sarili ko sa malaking salamin. Napahinga ako ng malalim bago lumabas ng aking kwarto. Paglabas ko'y naroon na ang mga bisita. Karamihan ng mga naging kaklase ko noon. Mga kaibigan, kaibigan ng aming pamilya, at syempre, hindi mawawala ang tatlong best friends ni Nate. Si Rex, si Cloud, and of course si Steven na mukhang kakauwi lang galing Italy. Matagal rin siyang nawala at alam kong hindi niya natuntun si Charlene sa Cebu. Minabuti ko kasing huwag na munang makialam sa personal na problema nila dahil yun ang mahigpit na bilin sa akin ni Charlene. Nanlalamig ang aking mga kamay habang pababa na ng mahabang hagdan sa mansyon. Napakaganda ng ambience dahil tatlong sikat na mga designer ang kinuha ng lolo para sa preparasyon ng aking 18 kaarawan. Nagtama ang mata namin ni Nate habang nakahawak sa stroller kung nasaan natutulog ng mahimbing ang anak namin na si Giovanni. Dahan-dahan na akong bumaba at tumugtog ang isang napakagandang musika ng mahina kasabay ng pag-announce ng MC. Good evening, ladies and gentlemen. May we have your attention, please? We are about to begin Elise Eaton's birthday party celebration, so please find your seats or table numbers and make yourself comfortable and enjoy the rest of the evening. A very good evening to each and everyone and welcome Elise Eaton's birthday. We would like to thank everyone for gracing this very momentous occasion because as they say, you only get to be 18 once. Pagkasabi, nagpalakpakan ng lahat sa aking pagbaba. Kanya-kanya na rin ang kanilang upo sa kani-kanilang mga upuan at sinalubong naman ako ni Nate. Iniwan niya saglit sa mga barkada si Baby Giovanni at kinuha ang kamay ko para alalayan. Hindi matanggal ang pagkakatitig niya sa akin. Nakakalunod ang mga yon at hanggang ngayon napakalaking epekto pa rin sa akin ito. You look so gorgeous as always. Bulong nito sa aking tainga. Nag-init naman ang aking mga pisngi. Nagsalita muli ang MC. Ladies and gentlemen,
is it with great pleasure that I introduce to you the mother and the grandfather of our lovely debutante, Mr. Clemente Sullivan and Heidi Sullivan. A big round of applause, please. Thank you very much. Umakyat sa di kataasang stage ang mami at ang lolo. Nagpalakpakan naman ang lahat maging ako. Tonight calls for a grand celebration. I welcome you all to the hot and legal party of our charming debutante who is now turning into a fine lady. This is quite a very important event in her life, and she is very much honored for your presence. Like Wendy in the movie of Peter Pan, no more fairy tale stories every night. She is now a real lady as she stepped onto the much higher level of what we call life. Ladies and gentlemen, sit back as we grove, jive and enjoy her party tonight. It is my distinct pleasure to introduce to you for the very first time the reason why we are all gathered here tonight as she makes her debut into the adult society. So without further ado, let us all rise and give a warmer round of applause. Would you please welcome our lovely debutante, Elise Andres Sullivan Salvatore. Such a spectacular grand entrance by our lovely debutante, I would say. And now to give a speech and a toast in honor of our beautiful debutante, we would like to ask for our debutante's mother and grandfather here on the stage. Hiyawan at palakpakan ang lahat. Pinisil naman ni Nate ang kamay ko. Napalingon ako dito at mas lalo lamang akong nalulunod sa kanyang mga titig. Umakyat muli ang lolo at mami sa stage. Ibinigay naman ng MC ang mic para makapag-speech sila. Good evening, everyone. Thank you for being here tonight. And to my lovely daughter, Elise, thank you for being such a good daughter and a role model to my precious Giovanni. Hindi ko mapigilang maluha. You know how much I love you, Iha. I want you to know that we're always here to support you and to guide you with the help of our handsome Lolo. Napatingin ito kay Lolo na nagpupunas na ng luha. Hindi ko naman maiwasan ang hindi matawa at ganun din ang mga tao sa speech ng mami. Tonight is your day. Ganap na dalaga na ang nag-iisang babaeng apo ng mga Sullivan. Nagpalakpakan naman ang lahat. Ibinigay ng mami ang mic sa lolo. Hindi pa ito makapagsalita dahil sa labis na emosyon. Kaagad naman akong tumayo at umakyat ng stage para yakapin ito ng mahigpit. Ibinaba naman niya ang mic. Lolo naman naiiyak tuloy ako. Natatawa naman ito at hinaplos ang likod ko. Naiiyak din ako, apo. Wala na ang baby ilus ko, dalaga na siya. Bumitaw ako ng yakap dito at tumingin sa kanya. Lolo, ngayon mo pa talaga naisip yan? Nag-asawa't nagkaanak na ako lahat-lahat? Hindi sinasadyang madinig ng mga tao yon at muling nagtawanan ang lahat. Natawa na rin ako sa mga kalokohang nasabi ko, pati na rin ang mami at lolo. Enjoy your day, Iha. Bilin sa akin ng lolo bago ito bumaba ng stage. Maya-maya lang ay nag-umpisa na. Nagsalita muli ang MC habang nakaupo sa malaking sofa na punong-puno ng pulang mga rosas. Nagsimula na sa 18 candles at kanya-kanyang speech ang lahat ng mga kaibigan. Sumama na rin si Nate sa stage, daladala ang baby namin at tinabihan ako. Ako na ang bumuhat sa baby Giovanni para makapagpahinga naman ang asawa ko. Hindi nagtagal at 18 roses na. Kinuha naman saglit ng mami si Giovanni nang magsimula akong isayaw. 18 roses, 18 men. Mga kaibigan ko ng elementary hanggang mag-high school at ang ilan ay kababata. Kulang na lamang ng 5 rosas. Lumapit sa akin si Cloud, dala ang 5 pulang rosas.
Napangiti naman akong tinanggap ito, tsaka niya inilahad ang kamay para kami ay magsayaw. Ang ganda natin ngayon na, sabay bungis-ngis ng ngiti. Hindi mo na nga makita ang mata dahil sa kakatawa. Ang saya natin ngayon na, pabalik na sabi ko. Wala pa rin talagang pinagbago ang lalaking to. Kengkoy pa rin sa lahat ng mga barkada ni Nate. Wish ko sana magkaroon na ng kapatid si Baby Giovanni. Ano na namang nakain ng isang to? Hoy Clauda, ang hirap kayang manganak. Tsaka na pagkaapat na taon na si Giovanni. Ano, agad-agad? Tawa naman ito ng tawa sa kalokohan niya. Eddie, natawa ka rin sa kalokohan mo. Natatawang sabi ko. Inikot niya ako hanggang sa matapos ang pagsasayaw namin. Can I dance the debutant? Napalingon kami ni Cloud kay Rex na may hawak ring pulang rosas. Inilahad niya ang kamay sa akin at nagpaalam naman si Cloud. Marunong ka bang sumayaw? Tanong nito. Napangiwi kasi siya dahil palagi kong natatapakan ang paa niya. Sorry na, parehas kasing kaliwa ang paa mo eh, sabi ko at kumunot noo ito. Paa ko ba talaga ang parehas kaliwa? Okay, ako na at birthday mo naman eh, pagbibiro nito. Hinagpas ko naman siya ng mahina at nagtawa ng kaming dalawa. Ingatan mo ang best friend naming si Nate, ha? If you know how much he loves you. Noon pa yan, ikaw lagi ang bukang bibig. Todo deny pa nga nung una-una. Ayun, sa huli, umamin rin. Nagka-interest ako sa mga kwento ni Rex. Talaga ba? Ako talaga ang palaging binabanggit ni Nate? Oh, natulala ka na. Ay sus, asawa mo na nga, kinikilig ka pa. At natatawa ito. Che, ganun talaga no? Alam mo naman, noon pa man deads na deads ako dyan sa best friend mo. Hindi ko maiwasang hindi kiligin. Inikot niya ako hanggang sa matapos kaming magsayaw. Hey, it's my turn. Walang iba kundi si Stephen. He really changed. Base pa lang sa buhok at kaunting balbas nito na nagpamature lalo ng kanyang mukha. Masasabi kong mas gwapo ngayon si Stephen. With his serious gaze and the expression of being irritated. Hindi yun nagbago kaya naman natatawa kami dito. Paano? Palaging nakasimangot. Akala mo palaging may kaaway. Kinuha niya ang kamay ko tsaka umalis si Rex. Inilagay ang isang kamay sa aking bewang at dahan-dahan kaming nagsayaw. Kamusta ka na? Tanong ko. Wala pa rin kasing ipinagbago ang ugali. Tanging panlabas lang. Italy is great. Ikaw, kamusta kayo ni Nate? Seryoso lang ang mukha nito. Ang dami naming napagdaanan. Nagsimula sa Barcelona. Okay naman kami. Nabalitaan rin niya kasi ang nangyari pagdukot sa lolo at kay Giovanni. Napatango-tango lang ito. Kamusta ang Cebu? Napatingin siya sa akin nang tanungin ko ang tungkol sa pagpunta nito sa Cebu. Okay lang. I haven't seen her in Cebu. Baka talagang iniiwasan niya ako. Alam ko kung sino ang tinutukoy nito. Walang iba kundi si Charlene. Kung alam mo lang ang dahilan, Stephen, kung pwede ko lang sabihin sa iyo ang dahilan ni Charlene. Stephen, huwag kang sumuko. Hindi ko alam kung bakit gustong gusto mong makita si Charlene, pero alam kong may dahilan ka. Nakikinig lamang ito. Huwag mo siyang sukuan. Tila napaisip siya sa sinabi ko hanggang sa matapos ang pagsayaw naming dalawa. Pwede ko na bang masayaw ang apo ko? Lumapit ang lolo at ibinigay sa akin ang 17 rosas. Ibinigay naman ni Stephen ang kamay ko tsaka ito nagpaalam. Hi apo ko, ang laki na ng pinagbago mo simula noon. Napangiti ako sa lolo. Niyakap ko ito
habang umiikot kami sa malawak na entablado. Lolo, salamat sa lahat. Gusto kong maiyak pero hindi pwede. Masisira ang makeup ko na kanina pa pinaghirapan. Salamat din at naabutan ko pa ang apo ko sa tuhod. Humiwalay ako ng yakap sa lolo. Napahinga ng malalim tsaka ngumiti. You're the best lolo in the universe na talaga. Pilya ka talagang bata ka. At piningot ng bahagya ang maliit kong ilong. Ilang beses pa kaming umikot ng lolo hanggang sa mag-iba na ang musika. Ito na ba ang pinali? Naging dim ang ilaw at tumutok sa gawi ko ang spotlight. Napalitan ng mabagal ang kanta na masarap sa pandinig. Naghihiyawan ang mga tao. Hinanap ng paningin ko kung bakit hanggang sa may isa pang spotlight at tumutok ito sa gawi ng lalaking pinakamamahal ko. Si Nate. Nakasuot ng puting toxi at may hawak na isang puting rosas. Hindi na ito pula sa pagkakataong yon. Napahawak ako sa aking bibig. Para bang bumalik muli ang lahat-lahat ng nakaraan. Nakaraan ng magsimulang umibig ang batang si Elise. Nakangiti si Nate habang tinatahak ang daan patungo sa gitna kung nasan ako naghihintay. Para bang nabulag ako at tanging siya lang ang nakikita habang unti-unting lumalakpit sa kinatatayuan ko. Nang makarating siya'y hinawakan niya ang kamay ko. Lolo, gusto kong hingin muli ang kamay ng apo niyo. Hindi nagpapigil ang tilian ng mga bisita sa kilig. Hindi pa nga maproseso ng maayos sa utak ko ang mga nangyayari ngayon. You can have her, Nate. Mahalin mo at paligayahin ang apo ko. Hindi na nagpapigil pa. Tumulo ang isang butin ng aking luha hanggang sa madagdagan at bumuhos na ito sa saya. Umalis ang lolo sa tabi ko at naiwan kami ni Nate sa gitna ng entablado. Nate naman eh! Umiiyak na sabi ko. Hindi ito nagsalita at biglang lumuhod sa harapan ko. Hindi na magkamayaw ang mga bisita at todo na ang tilian ng iba dito. Ibinigay nito ang puting rosa sa akin. Tinanggap ko yon nang may mapansing isang maliit na bagay na nakasabit dito. Isa itong singsing na punong-puno ng bato. Will you, Elise Andres Sullivan, take my surname again? At hindi ako makahinga sa tuwa. Para akong lumulutang sa ulap ng sandaling yon. Yes! Yes, I will marry you again, Mr. Salvatore. At hinila ko ang necktie niya at siniil ito ng halik. Napatayo naman siya habang hindi bumibitaw ng halik sa akin. Ilang sandali pa'y nagbitaw din kaming dalawa. Bumalot ang buong palakpakan. Kinuha niya ang kamay ko kung saan nakasuot ang isang diamond ring at sumunod niyang isinuot ang singsing na maraming bato. Nagulat ako nang tumugma ang singsing. Para pala itong puzzle at hindi ko kaagad nalaman ang tungkol doon. Oh my God! Hindi ko na kaya pang pigilan ang tuwa. Kaagad ko siyang niyakap at hinagkan ng hinagkan sa pisngi at labi. Para bang wala nang taong nanonood kahit pa ang dami na nagsisigawan. Sabayan pa ng magandang music background. Buhat-buhat lang ako ni Nate habang nakakross ang dalawang braso ko sa leeg nito. I love you, buong pusong sabi ni Nate. And I love you more. You're my life, Nate. You're always been my whole life.